is actually enough because it's Andana. Akari, sabi na natin meron na answer yung dalawang konsepto, yung pagiging single target ng Kari, nasagot ng Nana. Yung pagiging, ano naman, yung pagiging two bursty ng Nana, nasagot ng continuous damage ng isang Kari. So might as well, masyadong balance eh, yung lineup dito ng NTT 7. Sobra talagang balance ito kasi ma-activate mo lang din yung early dito na presence ng isang Nana and Minotaur, which is very likely by the way. Uh-huh. Kasi ang bilis ng humabol nung Molina. So kapag ka talagang kayo yung naunahan ng pokes or bawas ay mas mapapaganda yon for NTT 7 given that they have the Bane jungle, which is very eager to look for objectives kasi yun yung nature naman ng isang Bane. So fortunately for Kina Odil, maganda pa rin din yung naging pagkakasayaw nila doon sa mid lane natin at sila pa ngayon nakauna ng poke. So visibly maganda yung control and yung pag-angat ni Sorn sa mapa as compared to NTT 7. Mas maganda yung ginagawa niya at mas nakukuha ng homeboys yung sabi na nating fruits of the labor ni Sorn. Yan. Diba ngayon ay space na bibigay para kay Chibi and the rest of the gang. At mukhang may invasion sa jungle na pwedeng mangyari kasi apat na miyembro to. Chibi dashes in. Mm-hmm. Andiyan si Marquinhos, susubok na Robespo. Andiyan din naman si Chan, pero look at the change target. Chibi going in. Kasama yung rhythm of Joy, pero andiyan yung electrifying beats and dash to get that first blood. Hindi tatama yung earth shatter na yun. Nakita mo ba kung paanong ni-utilize ni Chibi yung respo ng NTT 7? Pinandash lahat ng mga nakita niya. Pinandash si Erwin para makalapit kay Chan. Pinandash si Marquino, si Marquinho para makatakas. So, may kita mo ngayon ang isa sa mga parang replay ng M5 performance ni Chibi on this Joy kasi ganitong-ganito rin siya nung mga panahon na yun. Tagal na kasing nawala ng Joy kasi sobrang ano yun, sobrang drastic nung naging nerf sa Joy na wala na siyang crowd control immunity sa mga dashes. But this time, GB parang sinasabi niya, hero lang yung na-nerf pero ako hindi naman. Hindi talaga kasi sila nga ang nauuna sa turtle ngayon eh. Papaano kaya ito bebeluhan ng NTT 7 kasi doon naman sa taas si Nets. Nakita mo ang kanyang ginawa pero dito sa baba may mga naipit pero napakaganda naman yung Fury na naging pansagot. Si Marquinhos may Primal Wrath pero tila ba hindi naman nararamdaman ng homeboys yung kanyang damage. Udil takes Marquinhos down pero si Sorn din naman ay nasa secure ng NTT 7. Yan na lang ginawa ni Sorn doon to sacrifice himself. Inaalay niya yung katawan niya eh. Sa members ng NTT 7, hindi ka makakalapit dito, hide on bush. Hanggang dyan ka lang sa pwesto na yan. And it's gonna be homeboys getting the turtle. Plus, yung ginagawa pa ni Marquinhos na, I'm just doing my job. Diba? Isozone ko lang naman sila. Pero quick punish ang ginawa ng homeboys out of it. Kaya naman lamang sila ngayon 2-1 at a 1.3k gold lead. Oo, basically ginawa kasi ni Marquinhos eh, yung trabaho niya. So for NTT 7, masasabi mo sigurong worth it yung naging pagkamatay or pagkawala doon ni Marquinhos. But at the same time, naging XP for Rome trade siya in a sense na yung turtle ay nasa homeboys pa din. At ngayon, deadly catch. Tingnan mo naman yung damage output na meron na si Hydon Bush using this Bane. Kaso na knock up ng Eternal Guard at mukhang mapapa-out na lang din muna yung palitan ng dalawang teams natin. Parehong handa. Medyo kinakabahan ako sa damage output ni Hydon Bush. Kaya kasi nga eh. If ever isang item pa, mabuo niya yung kanyang I believe Sky Purser pwede niyang gamitin or even Heptasis, ay kaya niyang i-burst down itong si Odile and even itong si Chibi kasi remember, wala na nga kasing crowd control immunity yung Joy. Wala so na. Ibig sabihin, kapag nakita ni Hydon Bush ito si Chibi, pwede niyang labasan agad ng pating. Oo, possibly din kaya siguro inuna at inagahan ng homeboys yung Ruby once more, no? Kasi hindi naman typically nakikitang priority yung Ruby nowadays. But then it was also somewhat of an
at attempt na mapigilan yung Entity 7 na sila yung makapaghawak ng Ruby. Kasi ito yung isa sa mga pinakamagandang sagot dun sa nga adjustment sa Joy na naka-crowd control mo na siya as compared to before. Pero right now, nagsasayawan muna yung dalawa nating teams sa Turtle Pit sa taas. At sino naman kaya ang mauuna sa engage kasi nagpapakiramdaman lang yata muna sila. Ang baan lang talaga yung nangyayari, Marquinho, visioning for Entity 7, even Sepat, talagang parang nagsachacha lang. Yung dalawang upunan, walang gustong humawak, walang gustong magsimula, walang gustong mag-commit. May pumipindot na lang Riolo. Si Erwin pa, ano nga, pa-emote-emote pa. Sumasagot, eh. No? May reply. Pero, nakita si Zorn and Marquinho, naipit. Si Marquinho muli na naman, yata ang gustong unahin ng homeboys. Makapag-primal wrath pa ba? Nakapag-flicker at primal wrath nga. At mukhang napaikutan na ng Entity 7 yung kaninang pwestong nagawa ng homeboys. Pero at the end, si Chibi pa din ang makakaretry nung objective na kanilang sinimulan. Ganun lang, dadaanan lang ni Chibi. Sobrang casual lang. Hello guys, paretry. Andun na siya kanina do. So parang umikot lang siya ng kaunti. Ay! With basic duet, galing kay Nets. Oh naman, ito. Hindi basta-basta ikot to. Ito yung sunod na stopover na binalak at pinlanong puntahan. Tamang recall lang muna bago magparamdam ng kaunti. Pero hindi naman ipinagpatuloy ni Chibi yung purple buff ng Entity 7. Alam mo, sabi niya, may ano pa eh, may sabi. Ayan, may Sky Piercer na. Yan ang sinasabi ko. Yung mga Sky Piercer. First item ni Chibi lang naman. First. Dahil 60 adaptive attack. Yep. Tapos yung threshold na initially 4%, pero wait lang, heavy spin. Huli si Fury. At itong si Udil lang may kasalanan sa krimen, pero Heidenbusch still low on HP, half HP rather, at si Chibi mukhang may ipit ha. Matapang na si Chibi ngayon eh. Sabi niya, nagawa ko na kanina yung may mga nagamit akong players ng Entity 7 para maka-out. So pwede ko lang din naman ulitin yun kapag naipit nila ako, knowing na wala masyadong crowd control skills na magiging available din para pigilan siya. Pero maagap din naman yung naging pagkaka-out doon ni Chibi. Ngayon siya'y nag-aabang lamang dito sa bandang ibaba. Sepat though, may na I am offended doon. Binagsakan din nila yung deal ng skills na kinakailangan munang magpa-uwi kay si Chibi, Erwin. Ha? Si Chibi, akala ko may gagawing masama sa Entity 7. Talagang nag-cut lang. Nag-cut lang naman ng wave para kahit paano may ma-pressure yung bottom lane. But again, all of that micro stuff for macro management. Nets ay hindi nahahawakan. Nakukuha niya yung space na gusto niya. Nakukuha niya yung farm na gusto niya. And walang magawa ang Entity 7 at this time. Ito yung parehong kwento na naman nakikita natin kahapon kasi si Nets ay napapabayaan. Two man knock off from the Blue and Fury, pero doon sa likod si Sepat. Meron ding sariling zone. Mukhang tutumba si Sepat at kapalit yun ni Erwin. Pero nandito na rin yung ibang mga miyembro ng homeboys para tapusin ang kanyang sinimulan. Marquinho, kinakailangan na rin yatang mag-ingat. So will Chan kasi si Chibi. Baka bigla na lang silang pasadahan. Meron pang terrify dito na manggagaling sa Deathly Grasp and Primal Wrath to attempt and defense. Pero makukuha pa rin ng homeboys yung Tore. Series of good entries para dito kay Nets with the blazing duet. And look at Chibi just diving. Ooh. Diving inside that turret para kunin si Chan. At hindi pa siya nag-focus dun sa turtle. Talagang pumatay muna siya bago siya mag-objective. Yan yung M5GB revamped version na nakikita natin. Ito ay ang Joy na hindi na nai-immune basta-basta. Pero okay lang yon kasi nga namantansyado ni Chibi yung bawat pasok na gagawin niya. At ating balikan yung mga naging pangyayari. Two separate fights na naman yon Joshy Cakes. Pero ang naging epektibo talaga, yung mas mataas na sustain na inawakan ni Sepat. Kasi by the time na tinry in attempt ni Marquinho yung zone for their own team, bawasan na rin siya nun eh. Parang primal wrath na lang yung kanyang naging pinaka-source of HP or shield. Papapasok na naman heavy spin! Mapipigilan yung pagdabog at dyan na rin yung mga pating Minowman's Fury sa dalawa! Nako, kinakailangan ng mag-ingat dito ni Erwin. Pero makukuha naman si Sepat nila Fury at binawian siya. Pero still, that's a 2-4-2 trade. At mukhang kahit papano'y nakasagot ang Entity 7 dun sa nangyari. Nakakasabay na sila dun sa damage output. Kasi kanina, yung mga clashes na nakikita natin, too much sustain from homeboys. Too much damage from homeboys. But
that specific clash, nagkaroon na ng laban, nagkaroon na ng palag yung Entity 7, knowing na itong si Haydon Bosch ay meron na rin namang Hunter Strike, si Halberd, together with a possible BOD pwede na isusunod niya. At ang gusto ko rin i-point out siguro sa mga items na nakita natin ay ang fleeting time na item ni Zorn. Inuna niya yata yung fleeting time among anything else on the Akai, which explains bakit maya't maya, meron pala tayo nakikitang heavy spin. Kasi so long as meron talaga silang nakukuha na kill as maski assist yon, at ngayon naman ay wala talaga, or meron nga siyang isang kill, doon papasok yung ideya na maya't maya talaga, magkakaroon ulit siya ng panibagong pang setup. And if we were expecting the heavy spin to be used defensively, hindi natin nakikita na ganun yung nagiging sitwasyon. Laging pang-engage, laging pang-huli. Meron pa kang time na pang-KS eh. Diba? Meron. Diba, nakita niyo kanina yung pumasok si Zorn, tapos yung sobrang low HP na yung members from Entity 7. Pang-KS pa kanyang heavy spin. Why? Kasi yung fleeting time ngayon, hindi na magic damage. Mm. It's adaptive damage. I think that's 45 adaptive attack. Oh. So may kaakibat na damage yung pagbibuild ng fleeting time. Oo. So pwede na siya sa mga ganitong klaseng heroes. Actually, yung Akai nga before, or siguro ngayon meron pa rin namang gumagamit as jungler, di ba? Masakit din kasi talaga eh. Yung base damage, di ba? Kaya rin mabilis na mag-farm na jungler itong Akai na kinoconsider before. Pero this will just be an uncontested lord for homeboys. At kinakailangan kasi talaga kung ikaw yung Entity 7 na mag-iingat ka muna sa ganitong punto. Kasi very significant ang gold difference na nag-exist sa pagitan ng dalawa nating kupunan. And hindi lang yon, yung mga items na nabubuo na rin ng homeboys ay halos kailangan mo na talagang i-take into consideration. Kasi for their frontliners, no, at least si Zorn and si Sepat, nagiging equipped na sila paunti-unti eh, na mas maging prepared for the damage. Pero yung mga damage dealers sa likod, yun, mas humahap din na rin sila. Ibang usapan na yun. But for Entity 7 naman, nagkakaroon naman ng damage build-up. Naka-blood wings na rin itong si Chan. So, as much as possible, onting oras pa. Onti pa. Para makasabay talaga ng maganda at barayad. But this time, the Lord will be marching down that bottom lane. Apat laban sa tatlo. Nagamit na yung mga Molinas Mush and Molinas Blessing doon. Pero, doon sa may bandang gitna, si Sepat ay medyo pumaparkur lang. Oo. Natunaw din agad ni Fury yung Lord na nasecure dito ng homeboys. Which is a very good thing for Entity 7 kasi meron silang sure ball na kumbaga magiging wave clear dito pang defense. Pero mukhang napatumba agad si Sepat doon. Si Zorn ay makakaipit naman, pero yung follow-up ay aabot ba? Marquinho, mukhang siyang magiging kapalit nung pagkakatumba at pagkakawala ni Sepat dito sa kabila. And with that, magiging successful ang depensa ng Entity 7. Well, ganda nung wave clear naman talaga nila. This is Anana. Mm-mm. This is Kari. At andyan din naman si yung Haydon presence Bush. Ni Marquinho at saka ni Haydon Bush. Dahil, alam mo naman yung Edith, ano yan eh, kahit sabihin mo na makunat and whatnot, may damage pa rin yung kanya. Primal Red, pero speaking of damage! Aray ko po, nakita natin yung taglay na damage ni Chibi on this Joy. Mind you, naka-lethal ignition pa siya and currently level 15 yung kanyang hero. Across all players ay napakataas or pinakamataas na siya kasabayan talaga ni Nets. So, this proves to us na successful yung naging operation ng homeboys, na bigyan nyo ng espasyo, i-activate nyo talaga yung mga kinakailangan mag-farm at makaipon ng damage or items, which is Nets again and Chibi. Hindi pa nga natin sobrang nakita na literal si Nets yung nakaka-blazing do it talaga at magpa-participate sa mga laban. Very cautious naman ang homeboys regardless of this situation. Pero cautious ba ito para sa Entity 7? Kasi mukhang si Marquinho ay napapasa na naman. Pero deadly catch, napakasakit. Si Sepat ay nawala. Kaso si Chibi nagkaroon lang ng access sa bandang likuran. Kaso natunaw na rin siya. Primal Wrath, napakarami na rin malang damage na tinataglay ng Entity 7. At mapipilitan muna silang mag-out. That's a 2-for-1 trade. Napakasakit na rin nung carry na magmumula sa Entity 7. And not just that, pati itong si Marquinho, sinalo lahat ni Chibi yung damage na yon. Remember, we are telling just about before that happened na may damage output na. Na nandun at nararamdaman na ng homeboys kahit papano yung nabibuild na items ng Entity 7. Uh-oh. And they really have to be careful with that kasi ang nature ng isang Joy to be efficient enough
doon siya sa backlane pupunta. Yep. Pero paano mo gagawin yon kung yung backlanes ay protektado ng mga members ng Entity 7? At bukod sa protektado ay well-farmed na rin. Naipon na yung kinakailangang items. And kung babalikan natin before, Kari is probably one of the worst marksmen in the late game to fight against if you are a Joy. Kasi siya talaga yung merong automatic na ibabato sa yung magkakasunod consecutive na mga shuriken. Sumasayaw ka lang, di mo namamalayan, tunaw na pala buhay mo. Ikaw sumasayaw, tinatayuan ka lang ng Kari. Kumbaga parang pumapalakpak pa nga yan kasi pag ganun-ganun yung bigay niya. Ganun-ganun talaga yung kanyang mga nagiging bato ng shuriken. So si Fury ngayon, sinasabi niya siguro sa team niya, okay guys, kalma na muna tayo ulit kasi may pag-asa na talaga tayo. Ito na yung, ito na yung oras natin eh. Pero may Bloodwings na rin naman si Chibi though. Yep. Andiyan naman si Zorn. Medyo naging, parang nauna lang ng sobra si Zorn. Oo. Sobrang tagal nung ipit niya, tagal malayo, nung resko, malayo. Diba? And Entity 7 really capitalized on that. But Heidenbusch, sumusubok siyang sumilip, but unfortunately, hindi niya kakayanin. At masakit ah. Masakit yung isang crab cannon. Oo, yung crab claw cannon. Nag-bounce lang yun kay Nets, ha? Pero nakita nyo ba, halos 60% siguro nung HP niya yung natanggal with just that single skill coming in from Erwin. And looking at the items, ay maipapaliwanag naman pala sa atin kung bakit ganyan na rin siya kasakit. Pero wala pa nga yung Sky Piercer dyan eh. Kung kukuha man siya o wala pa yung iba pa niya o yung panghuling item niya, malay mo, Malefic Roar. O di kaya naman ay parandagdag survivability na rin. Kasi immortality. Kung babalikan mo yung kaninang naging attempt ni Chibi mang-dive sa likod, super sakit na nung deadly catch. Tas yun yung parang naging pampigil. Yun yung pinaka-unang weapon of defense. Yep. Ng side ng Entity 7, but here comes the Eternal Guard. Susubok na rin doon si Chibi sa likuran and it's Fury na unang mawawala. Hindi yata yun yung pinakaunang gusto mong mawala if you were Entity 7 as nagkaroon na ng access sa base ang Homeboys at mukhang tatapusin na nga nila. Game number 1 goes to Homeboys! So isa